of the DAR Secretary Gina Lopez. Amen. While we cannot underestimate her determination and her resolve to really do something for the betterment of our environment. She really would want to make a difference. Kitang-kita natin yan sa kanyang mga pagsagot. Kitang-kita natin yan sa kanyang mga pagpapaliwanag. While that is true, it is also noticeable that it seemed like she was not prepared to answer all of the technical questions that were thrown out to her. Parang hindi siya handa na sagutin ang lahat ng mga tanong, or at least maybe her staff was not prepared. You know, they were not prepared to provide her all of the necessary information for her to be able to answer intelligently and with precision, for her to come out as someone who really knows what she is doing. So parang ganon yung impression, at least that was my impression of this hearing, especially when the good Senator Cayetano began to ask her some question. It seemed like she was at loss. She was trying to find, to look for the right answer to the questions. So ganun pala kahalaga. The reason why I made mention of this is so that this would serve as an illustration to us how important wisdom and knowledge is to all of us. Do we know? Can we say that we know whom we really believe and whom we and that we are persuaded that indeed he is able? Pwede rin ba nating sabihin na talagang kilala natin, that we really know who we believe? Talagang kilala natin kung sino ang ating pinaniniwalaan. At tayo ay talagang nagtitiwala na siya ay may kakayahan na gawin ang ating ipinagkatiwala sa kanya. Because if there is one key phrase in this passage that we have just read, that is precisely the need for wisdom and knowledge. Kung meron mang mahalagang bahagi sa mga talatang ating binasa, ito ay yung katotohanan ng pangangailangan para sa unawa, para sa karunungan, kaalaman. If we would go back to Colossians chapter 1, verse 9, ito po ang ating mababasa. For this cause we also, meaning St. Paul and the rest of his company, they were in prison. Do you remember? Nakabilanggo sila. But their concern was in the spiritual well-being of the Colossian believers. Hindi niya iniintindi yung kasalukuyan niyang kalagayan bilang nakabilanggong mga ngaral ng Diyos. Napakahalaga sa kanya ang espiritual na kalagayan ng mga mananampalataya sa Colossus, na kahit na miserable yung kanyang kalagayan, ang laman ng panalangin niya, daily, he was praying, they were praying unceasingly, they were remembering these Colossian believers before the Lord. And brethren, believe it or not, that's my burden for you. I am mentioning you in prayer. I am a concern with your spiritual well-being. Alam na alam natin bilang mga manggagawa ng Diyos kung gaano kahalaga ang kalagayang espiritual ng bawat isa. So again, for this cause, we also, since the day we heard of it,
do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. There's the key phrase. That ye might be filled with the knowledge of his will. Yan ang panalangin ni apostol na si Pablo, na sila ay puspusin, na kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Hindi ka nangangapa ng unawa, hindi ka nangangapa ng karanasan tungkol sa Diyos na ito. Alam mo kung ano ang sinasabi mo. Alam mo kung ano ang naranasan mo. You do not parrot what others say. You know experientially. You know experimentally that this God has really visited you. That this God has really introduced a change in your life. You know it personally. Oh, mga kapatid, there is a very, very big difference between a nominal Christianity and a real, honest to goodness Christianity. May dalawang klase ng pananampalataya kahit sa loob ng simbahang ito. Yung pananampalataya sa salita lamang at yung pananampalataya sa karanasan. And only one is safe. The other would lead you to destruction. Do you remember the illustration I have shown you? The illustration of the clueless frog. While the frog is being boiled slowly, walang reaction, the frog kept on adjusting until the frog can no longer escape sure death. Mga kapatid, marami sa atin walang kamalayan na tayo pala ay patungo sa kapahamakan. So ito yung panalangin na tayo ay mapuspos. This little phrase is the very heart of this prayer, the very concern of the Apostle Paul. The Apostle Paul is asking God to give the Colossian believers wisdom and spiritual insight that they will know the will of God. Now, this is a practical prayer. Hindi ito high theology. Ito ay practical na panalangin galing kay apostol na si Pablo. Every believer desires to know the will of God in his life. Amen? Wala namang mananampalataya na hindi gustong malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Gusto nating malaman ang kalooban, hinahanap natin ang kalooban niya. For example, as to where a young person would go to college. For example, yun, gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong pag-aaral. A person desires to know the will of God, to determine the will of God when he is searching for a job, whether to get married or not, even in buying a new car. Naghahanap tayo, ayaw nating magdesisyon sa sarili natin. Inaalam muna natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Where to invest our hard-earned money? Saan mo ilalagay ang pera mo na naipon? Hinahanap mo ang kalooban ng Diyos. Why? Nandoon yung idea na you do not want to commit a mistake. That's why you are seeking the Lord's will. You are seeking the Lord's wisdom. Kaya mo hinahanap ang kalooban ng Diyos. Ayaw mong magkamali. Amen? So at least,
on the surface, ganon ang pag-iisip. Ayaw kong magkamali, kaya gusto kong malaman ang kalooban ng Diyos. Now, mga legitimate na concerns ito. Ano? Legitimate na concern yung tama ang kolehiyong pasukan mo. Legitimate na concern yung tama yung trabaho na makuha mo. At ito ay pwede nating pag-applyan nitong passage na ito. But it seemed like, even though we could apply this phrase on these examples that I have given to you, it seemed like the concern of the Apostle Paul is much, much deeper than that. Mas malalim doon ang iniisip ni Apostol na si Pablo nang sabihin niya na nais ko na kayo ay mapuspos ng kaalaman ng kanyang kalooban. And in order for us to determine what he really meant when he made this statement, we could have a simple word study. Ang pinakasusi diyan ay yung salita mismong mapuspos or to be filled. Sa original na lingwahe, yan ay nangangahulugang to be engulfed, to be overwhelmed, to be fully possessed, to be controlled. Yung ikaw ay nakalubog sa kalooban ng Diyos, na ikaw ay niyayakap ng kalooban ng Diyos, na ang may kapangyarihan sa buhay mo ay ang kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng mapuspos ng kanyang kalooban. So, mula dyan sa definition na yan, ay pwede natin, we could draw this conclusion. If you are filled with the knowledge of God's will, then you will want what God wants for your life. Gugustuhin mo kung ano ang gusto ng Diyos. It is, you are no longer concerned with what I want. Hindi ito yung idea na, Lord, I want to know your will. And if it's possible and workable, I would want to fit your will, to my plan. Hindi ganon nagwo-work ang kalooban ng Diyos. To be engulfed, to be controlled by the will of God is to allow God and to acknowledge God that He has the last say in everything, na Siya ang may huling salita sa lahat ng mga bagay. Oh, mga kapatid, wala na tayong excuse. Kahit kabataan ka, kahit matanda ka, isang araw, haharap tayo lahat sa Diyos. Kung kaya mong sabihin hindi ka mamatay, wala kang problema. Pero hanggat tiyak ang kamatayan, kagaya ng patotoo ni Miss Ophelia, na nandoon, halos nakasalubong niya ang pagbawi ng kanyang hininga. Kung alam mo na isang araw, haharap ka sa Diyos, lahat ng mga kautuan ng ito, iaharap sa iyo ng Diyos, wala tayong excuse. The presence of God, each and every one of us will give account. That's what the Bible says. Hindi ka kulang sa kaalaman. Hindi ka kulang sa pagtuturo. Ibinigay sa iyo ang lahat na kailangan mo. Kung ikaw ay mag-google, kung tayo ay mag-google ng walang hanggan, na malayo sa Diyos, pasya mo yon, desisyon mo yon, sapagkat binigay sa atin ang lahat ng kinakailangan to decide otherwise, to choose the right way, to choose the better way. You have been given the opportunity, each and every one of us has been given that opportunity. So, tayo ang magpasya dyan. Your will be done. This phrase is familiar to all of us. See? It's part of what we call the Lord's Prayer. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
I want to worship you. I want to give the proper reverence to you. Kung yung bawat hininga ko nanggagaling sa iyo, oh God, gusto kong sambahin ka at gusto kong kilalanin ka. At lalo yung totoo sa mga nakaranas na makita ang kamatayan mata sa mata, yung nakaranas na mag-alanganin ang kanilang buhay, lalo namang alam na alam ng bawat isa kung papaanong wala tayong kapangyarihan sa ating hininga at sa ating buhay. When God say, it is already time, it is time, thou fool. Bible says, ikaw na mangmang, saan paruroon ang lahat ng pinagbalakan mo, saan paruroon ang lahat ng pinangarap mo, saan paruroon ang lahat ng pinaghirapan mo, ikaw na mangmang. Tonight, ngayong gabi ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. Your will be done. Naiintindihan po ba natin kung anong ibig sabihin nito? Do we really understand what this phrase really means? Ang kalooban mo ang siyang mangyari. Ano ibig sabihin nun? In so many words, ang ibig sabihin nun is this: Lord, let your will be done in me whatever it costs. Whatever it takes and wherever it leads me. Even if it means the changing of my plans, your will be done. Kahit ang ibig sabihin nun ay ang pagbabago ng plano ko, ang pag-adjust ng plano ko, because for sure, God will not adjust to us. We will have to adjust to God. Why? The answer is simple. Because He is God and we are not. We rely to Him. God does not need any of us. Your will be done. Is this your prayer? Can you say, can you claim that you are even right now being controlled by the will of God, being overwhelmed by the will of God? Nilunod nun ang sarili kong pasya, nilunod nun ang sarili kong kagustuhan na wala akong iniisip, kundi Panginoon, kung saan mo ako dinadala, doon ako. This is the Apostle Paul's prayer. Now, if this is the prayer of the apostle, this must be important. Amen? Kung ito ang panalangin of the so many things he could pray for the Colossian believers, ito ang kanyang pinili. Ito siguro ang mahalaga. I hope that our hearts would find, I hope that we are in agreement with this assessment. Let your will be done means saying, let your will be done, even if it means that my will is not done. Ang hirap naman kasi kung, Panginoon, gusto kong malaman ang iyong kalooban. Tapos pagka nalaman mo na ang kanyang kalooban, eh wala ka palang oras para sa kanya. Eh para nang sinasabi mo na magkapit tayo sa Miyerkules. O libre ka ba sa Miyerkules, magkapit tayo. Pero tignan ko sa kalendaryo kung libre ba ako. Anong klaseng kausap yon? Let your will be done. Even if it means that my will is not done. Let your plans go forward. Even if it means changing my plans. Anong rason? Anong dahilan? Bakit mahalaga ito, mga kapatid? By the way, siguro magandang magbigay ng illustration.
Ang concern ng ating Panginoong Diyos dito ay yung ating kapahingahan eh. God would want us to rest in Him. Naalala ko nung ang aking kasing ama ay talagang driver. Yun ang ipinambuhay niya sa amin. We used to own a jeepney and ang kanyang biyahe ay monumento. Karwata, monumento. Yun yung kanyang biyahe. At kung kilala nyo ang mga driver ng monumento karwatan, ito yung mga humaharurot, ito yung mga walang pasintabe, and that's how my, more or less, that's how my father used to drive. And so, napaka-taas ng expectation. He had a very, very expectation, high expectation when it comes to driving. Later on, I learned how to drive myself. At yung I still remember yung kauna-unahang pagkakataon that I had to drive him. And siyempre, nandoon yung umupo pa siya sa harap. Nandoon, nagkahalo-halo na. Because, you know, my father was a strict father. He is a caring father, but at the same time, he is a strict father. So, hindi mo malaman kung ano ang uunahin mo. Pero you know what? I love what I heard from my father. Sabi ng aking nanay, sabi niya, huwag kang aalis dyan, huwag kang matutulog habang nagmamaneho yung anak mo. Sabi ng aking ama, it's okay. Alam niya ang kanyang ginagawa. And my father had a wonderful rest while I was driving from Bulacan to Nueva Ecija. Merong rest, may kapahingahan. Alam mo na kaya ng someone ang kanyang ginagawa. Alam mo na kaya kanyang dalhin. Ganun ang illustration. When you no longer doubt that this God knows what He is doing. Alam mo na ang Diyos na ito ay nakakaalam ng kanyang ginagawa. Na alam mo na kaya kanyang dalhin sa inyong patutunguhan. Now, bakit ito ang panalangin ni Apostle Paul? Why is this his prayer? He gave to us, he provided for us some reasons. As sabi dito sa verse 10, let's go back to Colossians chapter 1 and the verse is 10, that, ayun, yung salitang that ang ibig sabihin ay upang, di ba? Sa Tagalog, yun yung reason behind. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. That ye might walk worthy of the Lord. Now, again, for us to appreciate this, we need to understand the meaning of the word. In this particular case, the meaning of the word worthy. Ang ibig sabihin nun, familiar to many of us, heaviness, bigatin, amen? Heaviness, weightiness, may Diyos, dakilang Diyos, pinanggagalingan ang lahat sa atin. Maaaring di natin masyadong pinapansin, pero purbahan mo, kapag ka nasa isang mahirap kang kalagayan, matututo kang manalangin, kahit pinaka-sutil ka pa. Kahit pala demonyo, sana'y manalangin pag may pangangailangan. I'm telling you, kaya yabang hanggang dumating ang pangangailangan sa Diyos. Oh, mga kapatid, sinong malapit sa Diyos? A contrite heart, He will not despise. Ang taong may durog na puso, ang hindi niya
papaliwalain at itatakwil. Lumalapit ka ba sa presensya ng Diyos na mayroong matangos na ilong at nguso na nagsasabi, kaya lang naman ako nandito, eh kailangan eh. Nadarama mo ba ang pangailangan sa Diyos? Amen? Mahalaga po na madama natin ang pangailangan sa Diyos. Mabigat ba ang Diyos sa buhay natin? Mahalaga ba ang Diyos sa buhay natin? Again, the other day, I read in the news, this intrigue about Sandra Cam. Nabasa niyo ba yun? Ang pamagat nga nung balita ay Sandra Cam who? Ano yung problema dito? Ito yung problema na nangyari sa NAIA. Are you familiar with that? Kung saan she thought she was not afforded the VIP treatment that she had expected at the NAIA. Sinisingil siya kasi ng fee doon sa VIP lounge ba ang tawag doon. At hinahanapan siya ng tamang ID. Sa paningin ko, tama naman yun, hindi ba? Lalo na if that is the SOP. O, yun yung standard operating procedure eh. Ha? Eto po, sumusunod lang naman siguro yung mga mabababang tao. Pero in this particular case, parang if the news is accurate, eh parang lumaki yata ang ulo niya at kahit wala siya noong mga requirement, gusto niyang i-enjoy yung VIP treatment. Gusto niyang i-enjoy ang bigatin treatment. Iba kasi ang trato sa isang bigatin. Mga kapatid, kung mamumuhay daw tayo, dapat makita ng lahat na ang bigatin sa atin, ang very important person para sa atin, ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi ang asawa mo, hindi ang mga anak mo, hindi ang amo mo, hindi ang kung sino-sino. Mabait ka halimbawa sa amo mo dahil siya ang may hawak ng buwa ng sweldo mo, di ba? May pagkadama ka ng pangailangan sa kanya. Mabait ka sa guru mo kung hawak niya ang grado mo. Mabait ka sa asawa mo kung ayaw mong mahiwalayan. Pero mga kapatid, yung amo mo, hawak ng Diyos. Yung asawa mo, hawak ng Diyos. Kaya humihinga ang guru mo dahil sa Diyos. Eh bakit hindi ka nagpapahalaga? Bakit parang ang Diyos? Eh pwedeng bali-baliwalain. Ang layo nun sa kasulatan, mga kapatid. Ito na yung pinakamalinaw sigurong paglalatag sa atin. Pagka hindi pa natin ito naintindihan, eh may problema na sa pangunawa natin. Assigning the matching value. That's the literal application of that. Worth to worth. What is the worth of God? Ano ang value ng Diyos? Paano ka aasta? Paano ka mabubuhay sa Diyos na gayon kahalaga? Bawat isa sa lang sa atin ang pwedeng sumagot niyan. I cannot dictate to you anything. I cannot tell you. After all, hindi ko naman kayo kasama araw-araw. Hindi ko alam ang pinaggagawa natin sa gabi at hindi ko alam ang pinaggagawa natin sa umaga at hindi ko alam ang pinaggagawa natin in between. Pero mayroong isang Diyos in whose presence we all live. In Him, we live and move and have our whole being. And one day, according to Acts 17, we shall give account to Him. Kung naniniwala ka, humihinga ka dahil sa Diyos. Kung naniniwala ka, nabubuhay ka dahil sa Diyos. Maniwala ka rin sa kasunod noon na talata, we shall give account to this God. Now, of course, I want to clarify something.
We have been accepted in the Beloved, in salvation. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil ang husay-husay natin. Tinanggap tayo ng Diyos at iniligtas tayo ng Diyos kahit na kadiri-diri ang kanyang kalagay, ang ating kalagay, kahit bulok ang ating puso, tinanggap tayo ng Diyos. Ayos na yon. Pero as we walk, you know, we have been saved by grace, yes. But at the same time, we were also created to good works. We are His workmanship. Tayo ay nilalang ng Diyos para sa mabubuting gawa. Lumakad tayo sa kabanalan. Of course, to give you an illustration, tatanggipin ng Diyos at gagalakan para sa Diyos pagkat tayo ay mga anak niya, ang anumang kaya nating ibigay sa Kanya. Naalala ko when Shasha just played her violin a while ago. Well, I could still remember the first time that she performed. She was playing Twinkle Twinkle Little Star dyan sa 8 Waves sa hotel. Eh, yung mga kasamahan niya, ang huhusay, may doktora, may dentista, matatanda na, matatagal nang nag-aaral ng violin. Pero I did not care. Anong pakialam ko kay doktora? Hindi ko naman kilala yan. Anong pakialam ko kay... You know what I mean. Hindi naman yung ano pakialam kung wala akong pakialam. Kundi, ang inaabangan ko doon, ang inihahanda ko ang camera ko, at sabik na sabik akong makita, eh hindi yung kung anong classical music na itutugtog ng concern. Sino? Ang concern ko, si Twinkle Twinkle Little Star. At nang tumugtog na siya, ha? Kahit hindi, maaari hindi pulido, you know, she did her best in playing her violin. It may not be perfect, but for me, it was the best. See? Talagang parang artistang kuha dito, kuha doon. At talaga namang kahit kami lang pumapalakpak, alam kami pekailam sa iba. Ano, kanya-kanya ng pala yun. Nang si Shasha na ang tumugtog, palakpakan! Kaming dalawa mag-isama. Masaya na tayo doon. Later on, as she continued to master her skill, she was given the opportunity to compete in the student convention, convention, junior student convention. This time, she was no longer playing the Twinkle Twinkle Little Star piece. She was playing Pachelbel Canon in D major. Pangalan pa lang, parang mabigat na. And she did well. And she got a medal for it. Masaya na kami sa Twinkle Twinkle Little Star, but she made us even more proud when she was able to play a rather difficult piece. At alam kong masaya din siya sapagkat nagkaroon ng mas maayos, mas mahirap, mas glorious, mas kapuri-puring pagtugtog. Ganun po ang bawat isa sa atin. Yung ating mga baby steps, natutuwa ang Diyos dyan. Pero kung 20 anyos ka na sa pananampalataya at lumalakad ka pa rin dapain, may problema na doon, hindi na matutuwa ang nanay mo sa'yo. Anak, 20 anyos ka na, may bigote ka na nga eh. Bakit ganyan ka pa rin lumakad? At nagpapasubo ka pa. May depresya sa'yo, anak. Mga kapatid, bagamat tinatanggap ng Diyos ang ating imperfection bilang mga mananampalataya, nagdadala ng lalong higit na kagalakan sa Kanya kung tayo ay lalakad ng mas karapat-dapat sa Kanyang karapat-dapat na pangalan.
our God is our infinite God. He deserves nothing but the best from us. Question, are you giving back to God your best? The best of your time, the best of your strength, the best of your everything? Are you? Pwede mo bang may katapatan na sasabihin yan, Panginoon, ibinabalik ko sa iyo ang pinaka sapagkat lahat naman ng bagay utang ko sa iyo. At ano ang resulta nito para sa atin? Nagbubunga ito, mga kapatid. Sabi ng Colossians chapter 1, verse 10 and following, that he might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Ano ang mga bunga? A life that bears fruit, a life that grows in the knowledge of God. Pwede mo bang sabihin, mga kapatid, na mas kilala mo ang Diyos ngayon? Can you honestly say that you know God deeper today than what you used to 3 years ago, for example? Pwede mo bang sabihin, Panginoon, mas kilala kita? Kahit sa relationship, hindi ba ganun din? And I could say that I know my wife better and deeper today than the first time that we've met. And for that, I love her better and deeper. Mas malalim yung pag-ibig at pagkalinga. Yung puntong parang di mo na kayang mag-spend ng isang araw na hindi mo siya nakikita. Lumalalim yung unawa. Ganun po sa Diyos. At sana laging ganun, di ba? Kasi human beings lang tayo eh. Ang daming pwedeng pumasok na mga impakto sa buhay ng mag-asawa. Amen, Sister Gina, Brother Jet, para tabla. Pero alam natin ang kasunod ng mas mahabang panahon ng pakikipag-ugnay sa kapwa-tao ay ang paglalim sa pagkakilala sa Kanya. Ganon din po sa Diyos. Kung mas kilala mo ang Diyos, mas pinagkakatiwalaan mo ang Diyos, mas handa ka na ibigay ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay nung una sa Diyos na ito. We bear more fruit. We grow in our knowledge of Him. And then He sustains us. We are able to endure hard times when they come. Mas binibigyan tayo ng kakayahan. Mas naiintindihan mo kasi na lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo ay ginagawa niya sa pag-ibig. Mas alam mo na this God, since you have already experienced His faithfulness for so many years, you have witnessed how He worked in your life, then you grow stronger and you become more prepared for the trying times when they come. Mas handa ka. At natatakot ako na marami dito ay hindi alam kung anong gagawin pagkainalis na ng Diyos ang mga bagay na akala niya nagbibigay ng kahulugan sa buhay niya. Yung mga anak dito, naisip niyo ba kung alisin ng Diyos ang mga magulang niyo? Saan kaya tayo pupulutin? Naiintindihan ba natin yon? Kung wala ng trabaho ang tatay mo at yung pinapangarap mo na magkaroon ka ng maayos na pag-aaral ay hindi na maging posible. Mga kapatid, karamihan sa atin ay nasa sapat ng edad para mas seryosong tanawin ang kanyang buhay.
meron kayang masasandalan tayo pagka dumating na ang mga pagsubok na realidad ng buhay ng bawat isa sa atin. And finally, as you grow in the understanding and in the knowledge of His will, you also grow in gratitude to Him. Lalong nagiging mapagpasalamat ka kahit sa maliliit na mga bagay. Salamat, Panginoon, natagpos ko ang isang oras. Salamat, Panginoon. Andun pa pagdilat ko, andun pa yung asawa ko. Salamat, Panginoon, sa pagsusustina mo. Napakadali na magpasalamat. Sa halip, instead of you spending and wasting your time looking for and murmuring, looking for those things that you do not have, you become more appreciative of the things that you undeservedly, as they may be, are receiving from this good God. Masasabi mo ba na taglay mo ang isang mapagpasalamat na puso? Sana iba na lang ang tatay ko. Sana iba na lang ang nanay ko. Sana iba na lang ang asawa ko. Sana iba ang anak ko. Sana iba ang buhay ko. Buti hindi mo sinabing, sana hindi na lang ako nabubuhay. Baka ibigay ng God, baka ibigay ng Diyos yung request mo. Ang isang mapagpasalamat na puso ay hindi mapaghanap na puso. Ang isang mapagpasalamat na puso ay nakikita kung ano ang mga bagay na hindi man karapat-dapat ay tinataglay niya, tinatanggap mula sa Diyos. Kapatid, kaibigan, ano ang katuturan sa atin ng mensaheng ito? Kung hindi ka nito inaakit palapit sa Diyos, natatakot ako para sa iyo. Kung ang dahilan naman ito, o kung ito naman ay nagdahilan para ikaw ay magtanong sa sarili mo, that is a good start. Kung ikaw ay nagsisimula maghanap, magtanong, mabuting bagay yan. Because those who are seeking God shall find Him. Let us all stand.